And this is one of the prayers Jesus uttered for the future disciples. Ikaw yun at ako. Anong sabi niya? Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you love me before the creation of the world. Ang sarap lang na Jesus was thinking about you and me. And he prayed to the Father, Ama, gusto ko itong mga taong binigay mo sa akin, makasama ko, makita nila ako sa aking kaluwalhatian. Kasi nga may tendency habang nandito tayo sa lupa, we may doubt him. Pero when we will see him as he truly is, wala tayong magagawa kundi mamahal. At kung gusto mong makasama si Kristo, walang higit sa level ng kagustuhan ni Kristo, makasama ka sa kanyang kaharian magpakailanman. Napalapak sa Panginoon! Hallelujah! At habang tayo po ay nakatayo, let's open our Bibles in the book of 1 Peter chapter 1. And we will be reading verses 3 to 5. Sabi po ni Apostle Pedro, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. And the Lord has blessed the reading of His word. Palakpakan po natin ang Panginoon. And we may all be seated in the presence of the Lord. God is good! And all the time, amen. Inyo pong lingunin yung nasa kanan at sa kaliwa. Sabihin niyo, I'm glad you're here. I'm glad you're here. We're glad we're here gathered together in this place, face to face and also virtually sa mga kasama po namin na nanonood ngayon live sa Facebook page ng Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. We are live coming to you po through this internet connection at salamat sa Lord dahil kahit ang social media will can still be used for the spreading of the Word of God. So, ang nasasaksihan nyo po ay ang second service ng Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. We're located at 1832 San Marcelino Street. Kaya po, kung malapit lang kayo dito, we are encouraging you to join us kasi iba pa rin po pag face-to-face. Amen po? Pero buti na lang talaga, our God is never limited by distance, space, and even time wherever you are. Ano man po ang petsa, oras na mapapanood nyo ito, buhay at makapangyarihan po ang ating Diyos. Kaya tayong abutin. Basta meron tayong focus in listening, in hearing the Word of God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So we have a new month. Today is the first Sunday of April 2022. At dahil po bagong buwan, meron po tayong bagong tema. Lahat po ng GL Church Worldwide, sinusuportahan. Para nga wherever GL people are, sabay-sabay yung ating cadence into fulfilling what God wants us to do for His glory. So ang topic po natin for this entire month of April is a living hope. Sabi niyo po, a living hope. So natapos tayo nung January na believing hope, last February, loving hope, and last month, March, joyful hope. Ngayon naman po, living hope, buhay na pag-asa. At dito po sa tatlong verses na ito, ay meron po akong nakitang dahilan bakit natin sasabihin, I, as a Christian, I have a living hope. So, tatlong bagay po at dito po iikot yung ating pag-aaral. Bakit ako may living hope? Why do I have a living hope? The answer is, I have a living hope because, number one, of what Jesus did for me in the past.
Amen po. May ginawa si Jesus nung nakaraan na hanggang ngayon I benefit from it. Pangalawa, I have a living hope because of what He is doing now in me at this very moment. May ginagawa ang Diyos. Amen po. Pumalakpak nga sa Panginoon yung nakakaranas na patuloy na pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah! Yes, may problema, pero nakikita pa rin natin yung kamay ng Panginoon. And pangatlo, I have a living hope, buhay yung ating pag-asa, because of what He has prepared for me in the future. My future sa Panginoon. Amen? And our future will never be cut off kasi nakasulat na yan sa pahina ng makapangyariang salita ng Diyos. Even Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Amen po ba? Kaya kung meron tayong paghuhugutan ng pag-asa, salita ng Diyos. Kung meron tayong bagay na mapanghahawakan na magbibigay sa atin ng katatagan, kalakasan, buhay, salita po ng Diyos. Kaya po sabi ng Diyos kay Joshua, sa Joshua chapter 1 verse 8, no? Napakagandang paalala, ang Diyos ang nagsabi kay Joshua, gawin mo ito so that you will experience prosperity and success. At hindi lang pala ito para kay Joshua, kundi para sa isa, bawat isa po sa atin. Because the Word of God, hindi po napapanis. Amen po? Ang sabi po ni God kay Joshua sa chapter 1 verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Huwag mong iwawaglit. Iwaglit mo na cellphone mo. Pero wag ang Word of God. Kasi kadalasan, iwaglit ang Word of God, hawak lang ang cellphone. No! Ang gusto ng Lord, kung gusto mo ng success and prosperity, huwag mong iwawaglit sa mata mo ang salita ng Diyos. Bagkos, meditate on it. Everybody say, meditate. Pagbulay-bulayan, basahin, pagnilay-nilayan, basahin. Meditate on it day and night. Hindi mo lang siya binabasa. When we say meditate, i-picture out mo sa mind mo what you're doing. Ano yung nababasa mo? Let it be visualized in your spiritual eyes. Makita mo yung ginawa ng Panginoon in the past at marami pa po siyang gagawin. Meditate on it day and night. So hindi weekly, hindi monthly. Every day, twice a day. So, sino dito ang may maintenance na? Biglang yun yung tanong eh. Na meron tayong maintenance na kailangan inumin sa umaga, meron din sa gabi, at hindi dapat pumalya kasi may epekto sa katawan natin. So much more with the meditation of the Word of God. Meron itong effect when we do it in the morning and in the evening. Meditate! Ito po yung utos ng Diyos kay Joshua. At lahat tayo ay mga modern day Joshua na humaharap sa iba't ibang mga hamon ng buhay. Amen po? And the same principle that God wants to instill in the mind of Joshua ang nilalagay ng Lord sa atin. Anak ko, sabi ng Panginoon, huwag mong iwalay ang aking salita. Basahin mo at pagnilay-nilayan araw at gabi. Amen? So that you may be careful to do. Kaya pala tayo pinapagbasa ng Lord, pinapag-aral, para maisakatuparan natin. So this is not just to inform us, to make us knowledgeable of the Word of God, kundi para maisakatuparan natin. So that you may be careful to do everything written in it. Then, sa kapag ka ikay nagme-meditate morning and night and you apply what you have learned, ano ang end result? So that, then you will be prosperous and successful. Sino gusto ng prosperity? Hindi dahil tataya sa loto, no? Sino ang gusto ng success? Hindi dahil mananapak ng tao para siya yung tumaas. If we want success and prosperity, ang sabi ng Panginoon, His command, His instruction, huwag ialis ang salita ng Diyos. At hindi lang tuwing Sunday, every day, twice a day. Dahil pag ginawa natin, natuto tayo at isa sa pamuhay natin, garantisado. Sabi ng Diyos,
pangako ng Diyos. And let God be true and every man a liar. Ang Diyos ang nangako. Pag ginawa mo yan, then you will be prosperous and successful. Amen po ba? Salita ng Diyos yan. Kaya walang pwedeng kumontra at hindi pwedeng hindi maisakatuparan. For whatever God said He will do, what He promised, He will fulfill. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. And the Word of God has so many things in store for us. Natututo tayo sa ginawa ng Lord in the past. Natututo pa rin tayo sa ginagawa ng Lord ngayon at sa gagawin pa. Kaya we have a living hope. Amen po? So atin pong i-dissect yung three verses na ito at doon po lulutang yung paliwanag patungkol po dito sa dahilan why we have a living hope. So sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. So dito pa lang, no? Alam nyo, sinulat ito ni Pedro nung mga panahong nakakaranas ng iba't ibang pagsubok ang mga Kristiyano. Still, Paul was saying to God's people, purihin pa rin natin ang Diyos. So hindi ibig sabihin na may problema ako pas, absent ako sa church, hindi mo na ako magpre-praise, hindi mo na ako attend, hindi mo na ako makikisaya kasi pinagdadaanan ako. Irregardless of our situation, God deserves to be praised. We remember Job, namatayan siya ng 10 anak, nawala lahat ng kanyang ari-arian sa isang iglap. And when he heard about all of these things, sunod-sunod, sabay-sabay, Job chapter 1 pa lang, what happened? When he heard all of these things, napunit niya yung kanyang outer garment as a sign of deep mourning. Pero siya ay dumipa sa lupa. He lift up his hands and said, naked I came from my mother's womb, and naked will I depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hindi po excuse. Yes, mabigat pong sumamba sa Lord pag may pinagdadaanan. Pero we can be like Job, na despite of death, 10 anak niya namatay sa isang iglap. Lahat ng kayamanan niya naglahong parang bula. Yet in all of these things, he praised God. Nagbigay ang Diyos, karapatan niyang bawiin, salamat pa rin sa Diyos. Amen po ba? Amen po ba? At ito po yung sinasabi ni Pedro, kahit na dumadaan sa matinding pagsubok ang body of Christ during those times, purihin pa rin ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesus. At bakit po? Isa sa reason, because in His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Bakit daw po kapuri-puri pa rin ang ating Diyos? Because of what He has done. He has given us new birth into a living hope. Meron tayong kapanganakang muli at ito'y buhay na pag-asa. Hindi ito ay born again ako kasi namatay yung Diyos ko para sa akin. Yes, bahagi ito ng kasaysayan. Pero hindi nagtapos ang kasaysayan ng ating nag-iisang tagapagligtas sa kanyang kamatayan, kundi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen po? Ano bang ginawa ni Jesus? Well, to summarize, He lived, pinanganak siya nung unang Pasko, we don't have the exact date, at hindi na tayo kailangang gumawa ng panibagong petsa, ang mas mahalaga, pinanganak ang ating tagapagligtas. Siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya'y nabuhay. At sabi ng mga Bible scholars, 33 years yung inilagi ni Jesus sa mundong ito. Kaya kung meron man tayong mahal sa buhay na maagang kinuha ni Lord, hindi natin alam bakit, pero sapat yung buhay na yon na bigay ng Diyos para kilalanin natin siya at paglingkuran. Because Jesus lived for only 33 years, but His life was so meaningful, it was so inspiring, it was so fulfilling, na hanggang ngayon, pwede nating balikan yung 33 years na yon at patuloy pang mamangha sa kadakilaan ng habag at awa ng ating Diyos. Amen po? Buti na lang may Pasko, no? Hindi dahil meron tayong regalo tuwing December 25, may 13th month pag December,
Butin lang may Pasko, pagkat ang Diyos ay nagkatawang tao at nakasalamuha ng mundong ito for 33 years. Amen? He lived and He died. Yes, He died on His when He was 33 years old. Paanong uri ng kamatayan? Hindi lang siya natulog, tas hindi na nagising. Hindi siya nasagasaan. Hindi siya nakainom ng lason. Siya'y pinatay. Siya'y pinagkasunduang patayin. Siya'y pinagplanuhang patayin. But His death was not in vain. Because hindi alam ng mga tao ng mga panahong yon, hindi pa pinapanganak ang Diyos na nagkatawang tao, inihula na ng Biblia na kailangang ipanganak ang Diyos maging tao para siya'y mamatay. He lived to die. Amen? And He was buried. Siya'y inilibing. Pag pumunta tayo sa Israel, actually dalawa yung burying site ni Lord. Isa po ay based on the Catholic Church at isa po based on the biblical Christianity site. Ang tawag ay yung empty tomb. Yung isa, kalimutan ko yung pangalan. Pero ang pinuntahan po namin when I was privileged to join yung pong pilgrimage now, so Jesus name maulit, ng mga JIL ng 2015. Ang pinuntahan namin yung empty tomb doon po sa isang garden na malapit doon sa Golgotha. Abot tanaw mo yung Golgotha at talagang makikita mo, kasi diba kaya daw siya Golgotha, kasi ibig sabihin ng Golgotha, place of the skull. So looking, nandito po yung empty tomb. Pag tumingin ka doon, makikita mo yung burol na talagang parang bungo. May dalawang mata na empty, bakante, tapos may parang ilong, nabutas din. Tapos parang may yung parang itsurang bibig. So talagang ano, yun na yun. Kaya po maraming mga Bible-based Christians na ito yung kanilang paniwala, na talagang ito yung empty tomb. At pagpasok nyo sa empty tomb, nakalagay doon, He is here. He is not here. He is risen. Amen po? Dahil totoong si Kristo ay inilibing. Pero totoo rin po na siya'y nabuhay na maguli. Therefore, we have a living hope. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. So He lived, He died, He was buried, and He resurrected. Ito po ang tinatawag na gospel. Everybody say gospel. So ang mabuting balita, pag sinabi kasi pong gospel, it means good news. At ano yung mabuting balita? Ang mabuting balita po ay tungkol kay Kristo. At ito po yung sinabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Sabi po dyan, now brothers, I want to remind you of the gospel. Gusto kong paalalahanan kayo sa mabuting balita, sa ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo, which you received and on which you have taken your stand. Hindi nyo lang tinanggap, pinangatawan nyo na totoo yun. Pinanghawakan nyo. By this gospel, you are saved. Biro mo, no, malaman mo lang yung kasaysayan ng mabuting balita patungkol kay Kristo. Pag ito'y iyong nalaman at iyong sinampalatayanan at iyong tinayuan, you are saved. Amen ba? Amen po. So ang pagpunta ng langit, malaman mo yung gospel. At hindi mo lang malaman, sampalatayanan mo, tayuan mo. By this gospel, you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. So, kailangan pala yung mabuting balita patungkol kay Kristo na natutunan natin, sampalatayanan natin, tayuan natin, at huwag na nating bitawan at pakawalan. Kasi pag binitawan natin, inalis natin sa isip at puso natin, pinakawalan natin, mawawala yung ating kaligtasan. We do not believe in eternal security doctrine. Ang pagliligtas ng Diyos, kompleto. Wala na tayong hahanapin pa. Pero pag ikaw yung umalis,
ikaw yung umalis sa kamay ng Lord at kinalimutan mo yung mensahe ng kanyang pagliligtas, nawawala po yung ating kaligtasan. Hindi dahil sa nawawala ng kapangyarihan yung ginawa ni Kristo, kundi dahil hindi ka na sumasampalataya. Kaya kailangan itong gospel na ito, lagi nating panghawakan. Isa isip, isa pamuhay, isa puso, at kung maaari at mas maganda, ibahagi. Para hindi lang tayo ang ligtas, kundi yung mga mahal natin sa buhay. Ang gospel lang naman po is about the Lord Jesus. It's not about religion. It is about what Jesus did for us. Amen po? Ang sabi ng verse 3, ito yung gospel. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins. Siyempre, hindi siya pwedeng mamatay kung hindi siya nabuhay. So dapat maniwala tayong may Kristong ipinanganak. Hindi lang siya myth. Hindi siya kwentong pampagaan lang ng loob. Totoo na ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen po? And the first disciples testified to it. Talagang kahit sila pumunta saan, kahit saan sila pumunta, matapang nilang sinasabi, we know Jesus. Yes, He lived. And we were with Him for 3 years. And we saw Him died on the cross. Pero we also saw Him nabuhay. Nakita pa nga namin, di ba, yung kanyang sugat sa dalawang palad na nalika nung pako at yung sugat sa kanyang tagiliran na nalika nung sibat na itinusok sa kanyang tagiliran. Totoo si Kristo. Amen po ba? So, for I received, I pass on to you of first importance that Christ died for our sins according to the scriptures, that He was buried and that He was raised on the third day according to the scriptures. So this is the gospel. May Kristong nabuhay, namatay, inilibing. Kasi may mga kumalat din pong balita noon. Hindi siya namatay, hinimatay lang. And after 3 days, nahimasmasan siya at nabuhay. Kasi nagising lang siya. No. The Bible really tells us He died. He was even buried. So ang libingan noon, di ba sa atin nicho, ngayon uso na yung mga kinikremate. Pero sa Israel, pag namatay ngayon, ngayon ang libing. Babalutin ng puting tela, imamummified, at ilalagay doon sa loob nung kanilang burial site na kadalasan po ay maliit na kuweba at lalagyan ng airtight na cover. Kaya talagang kung hinimatay lang, talagang tutuloy ang mamatay kasi walang air passage. And He was there for 3 days. So He literally died and He was buried. At alam niyo pang napakagandang katotohanan, He died not because of the pain He suffered. Diba? 39 lashes. Na bawat hagupit, 9 na sugat, minimum, 39 times 9, mula ulo hanggang paa. Ganon ang minimum na sugat ni Lord. So may sugat na, lumalalim pa, humahaba pa. Kasi pag pinanood nyo yung Passion of the Christ, hindi lang basta hinahambalos. Yung bang, anong tawag doon? Yun, kinakayod pa. So paghampas ng latigong katab, tusok-tusok yun, made of bakal, kakapit sa kanyang laman, titilamsik yung dugo, hahatawin pabalik kasama yung laman. Kaya naglalaylayan yung mga laman-laman ng Panginoon. At may sugat na, lalalim pa yung sugat. Kaya may isang verse sa Bible, buto niya lang ang walang latay. Ibig sabihin, ganun kalalalim yung kanyang sugat. Nilagyan pa siya ng koronang tinik. Pinako pa siya sa krus. Ala siyang tulog mula doon sa Garden of Gethsemane after nung Last Supper until that day, 3 o'clock, He died. Ala siyang tulog. 2 miles yung kanyang binaybay mula sa palasyo ni Pilato hanggang sa Golgotha. Pero hindi siya namatay because of exhaustion. Hindi siya namatay because of heart attack. Hindi siya namatay dahil sa sugat, sakit at sakit. He died because He voluntarily gave His life. Remember the 7th last word? Father, into Your hand, I commit my spirit. He died after saying those words.
Kaya namatay si Kristo, hindi dahil siya'y nahirapan, napagod, nasaktan. Namatay siya kasi kusa niyang binigay ang kanyang buhay. Why? Because death is only for sinners. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Lahat tayo'y mamamatay pagkat tayo'y makasalanan. Si Jesus exempted. Hindi siya mamamatay. Dapat hanggang ngayon buhay siya. Kung hindi niya kusang binigay yung kanyang buhay. Amen po. Para sa'yo, para sa akin, kusa niyang binigay yung kanyang buhay. Ganun niya tayo kamahal. At hindi siya nagwo-worry because sabi nga niya kay Pilato, I have the power to lay my life, to lay down my life, and I have the power to take it back. Because Jesus knew, yes, he will die, but on the third day, he will be resurrected to prove to the world that Jesus is God. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. This is what Jesus did para sa'yo, para sa akin. Bakit siya namatay? Bakit siya pinadusahan? Kasi inako niya lahat ng ating kasalanan. Bakit din siya nabuhay? Para ikaw at ako, meron ding buhay na walang hanggan. That was what Jesus did. At hanggang ngayon, we benefit from it. Amen po? Kaya mahalin natin ang gospel. Huwag nating ialis ito sa isip at puso natin kasi marami mang bagay ang hindi natin maranasan, makamtan sa mundong ito. Pero sobrang-sobrang sapat na yung ginawa ni Kristo para sa atin. Binigay niya yung kanyang sariling buhay. At napakaganda no, nung Romans chapter 8 verse 32 yata yon. Ayun, tama. Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Napakagandang pangako. Kung ang Diyos Ama, hindi niya pinagkait yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak, bagkos binigay niya sa atin. He gave Jesus to us so that He could die on that cross to be buried. Para ng kanyang kamatayan at pagkakalibing simbolismo ng ating buhay. Na tinubos tayo ni Kristo at nung siya'y nabuhay na muguli para pa rin sa'yo at para sa akin. Everything for us. Amen? And God did not spare His own Son. Hindi niya itinago, ayokong ibigay yung anak ko. Tatago ko yung anak ko sa inyo. Hindi. He gladly and voluntarily gave up Jesus for us. He did not spare His own Son. He gave Him up for us all. How will He not along with Him graciously give us all things? Kung yung ang kaisa-isa niyang anak, hindi niya pinagkait, ano't hindi niya ibibigay yung pangangailangan niyo? Di po ba, ang sarap ilagay sa isip at puso. Yes, hindi man lahat ibibigay sa'yo kasi feeling ng Lord, you can live without them. Pero yung binigay niya, you cannot live without it. Una si Jesus at kung anong meron ka ngayon, binigay yan ng Diyos kasi alam ng Lord, kailangan mo yan. Yung hindi niya binibigay, kaya mong mabuhay nang wala yan. Kasi sapat si Kristo sa'yo at sa akin. Amen po ba? At pangako ng Lord, walang mabuting bagay siyang ipagkakait. Basta alam natin ang priority natin. Lord, ang mahalaga, nasa buhay kita. And that will be more than enough for me. Amen po? Pag nakita yun ng Diyos na siya yung number one sa'yo, hindi siya magsiselo sa ibang mga bagay, lalo kanyang i-bless. Because diba, siloso ang Diyos. Mamaya, pag binigay ko yan sa iyo, anak, di ka na mag-pray, di ka na matin ng church. Diba? Ayaw ng Lord nang may kahati siya sa iyong puso. Pakita mo kay God that He is your everything so that the rest blessings will be released to you. Amen po ba? Because He will never withhold anything from those who fear Him. At ito po yung ginawa ni Kristo.
kasaysayan na yan, naiukit na yan sa kasaysayan, hindi na mabubura pagkat ito'y kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng ating nag-iisang Diyos. Amen? Walang pwedeng bumura. Pwede nating balik-balikan at patuloy pang maranasan yung pagmamahal, pag-ibig ng Diyos. Amen? Palakpakan nga po natin ng Lord. Pangalawa po, let's go to verse 5. Sabi po ng verse 5 ng 1 Peter chapter 1, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. So anong ibig sabihin niyan? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos, tayo po ay pinoprotektahan ng kapangyarihan ng Diyos. Hanggang sa panahon na maranasan natin yung kumpletong kaligtasan. At yun yung either mauna tayong graduate at kunin ng Lord at dalhin sa kanyang kaharian, or madat na natin yung rapture na tinatawag. Pero habang iniintay natin yon, we are shielded by God's protection, by God's power. Sabi mo sa katabi mo, sagot ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord. And this is what Jesus is doing now. What Jesus does now. He shields us with God's power hanggang kailan? Hanggang siya'y dumating. Dumating na ba siya? Second coming? Hindi pa. Kaya, hanggang ngayon, shielded tayo, protektado tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Do you believe that? Believe that, kasi totoo yan. Hindi nang bobola si Lord, hindi rin siya paasa. What He said He will do, what He promised, He will fulfill. And how does the Lord Jesus shields us? Anong power, anong uri ng kapangyarihan yung binabalot sa atin ng Panginoong Jesus para tayo maprotektahan hanggang sa siya'y dumating o hanggang tayo'y kanyang kunin? Number one, we have the power of the Holy Spirit. Sabi niyo po, power of the Holy Spirit. Pinadala ni Jesus si Holy Spirit to protect us, to shield us. Ang tawag kay Holy Spirit, Counselor. Ang tawag sa kanya, Spirit of Truth. Para hindi ka malito't maligaw. Para magkaroon ka ng tamang pananaw sa buhay. The Holy Spirit is with us. Pero na si Jesus when He came, Emmanuel, God with us. Si Holy Spirit nang dumating, God is within us. Di ba mas malapit yon? At hanggang ngayon, we have the power of the Holy Spirit. Kaya sabi ng Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Alam nyo kanino niya ito sinabi? Yung sa letter, unang part, kay Zerubbabel. Sino si Zerubbabel? Siya po yung ginawang governor ng Persia. Kasi ang mga Israelita, after 70 years, more than 70 years from Babylon, na sila po ay na-exile dahil po sa kanilang kasalanan, pinayagan ng Lord na makubkob ng Babylonia ang Jerusalem at lahat ng mga Hudyo ay inalis. Iniwan lang yung poorest of the poor. Inalis sila doon from Jerusalem, dinala sa Babylonia. Tapos, itong Babylonia, natalo siya ni Persia. At nung hari na itong si Cyrus, he gave a decree. After 70 years yon, mga Israelita, kung gusto nyo nang bumalik sa Jerusalem, pwede na, pwede. So, yung mga first returnees, then may mga second, may mga third, hanggang sa napadala si Zerubbabel. So, syempre, mabigat yung trabaho ni Zerubbabel. But here was God encouraging Zerubbabel. Sabihin mo kay Zerubbabel, not of his own might, not of his own power, only but by the Spirit of the Lord, na makakaya niyang gobernaduhan, tama ba? To govern the Israelites who were now living in Jerusalem. Not because of sariling kakayanan, karunungan, kaalaman ni Zerubbabel, but because of the power of the Holy Spirit na nirelease niya kay Zerubbabel. Tayo, we can always experience yung kakulangan natin.
kulang tayo. Amen ba? Ang dami nating di alam, ang dami nating hindi kaya. Pero pag nasa atin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, He empowers, He enables, and he completes us na yung mga hindi natin kaya, nagagawa na natin. Amen po? Kung kilala nyo lang ako dati, mahihiyain ako eh. Di makabasag pinggan. Dati yun. Alam nyo, nung nag-aaral ako nung elementary, kaya ako kubado eh. Kasi pag pinupuri ako ng teacher ko, yuyuko ako. Mahihiyain ako eh. Kahit alam ko yung sagot, ayokong itas yung kamay ko. Pero magaling nga ako sa ano, for God's glory, magaling ako sa written. Pag may tanong yung teacher at alam ko yung sagot, di ako magre-raise hand. Yuyuko ako. Pero sabay sipat kay ma'am. Eh, kilala na ako. O, si Shirley, alam yung sagot. Doon lang ako sasagot. Kasi mahihiyain ako eh. Pero, ako yun dati. Pero empowered by the Holy Spirit. Ay! Alam niyo ba yung sabi sa survey? Ang pinakakinatatakutan daw ng tao, hindi kamatayan. Yung tumayo sa harap ng maraming tao. Yan daw ang greatest fear ng man, ng tao. Kaya kapag ka pala nakakapagsalita ka ng tao, wow, hindi pala yun dahil sa sarili mong kakayanan, talino at galing. But because we are empowered by the Holy Spirit. Amen po? At kung ito yung greatest fear at na-overcome mo, anong takot ang di mo kayang i-overcome? Amen? At pangako naman ng Lord, 2 Timothy 1:7, God did not give us a spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So we have the power of the Holy Spirit to shield us. Amen po. Hanggang ngayon, ine-enable tayo ng Holy Spirit. Ano pa? We have the power of God's Word. Napaka makapangyarihan ng salita ng Diyos na kapag ka ito'y sinampalatayanan at isinapamuhay at isinalita. Confessing the Word of God produces power. Remember the Lord Jesus, no? Nung humarap sa kanya si Satan para siya tuksuhin, anong ginawa niya? Nag-boxing ba sila? Nag-espadahan? Ano ba? Hindi. Anong ginawa ni Lord? Ito si Satan. If you are the Son of God, itong bato, gawin mong tinapay. Kung ako yon, gusto mo pati ikaw, Satanas, gawin kitang Spanish bread? Ano sabi ni Lord? It is written, salita ng Diyos na binuka ng kanyang bibig. It has power to silence the enemy. It is written, man does not live by bread alone. Fasting nga si Lord, di ba? Ba't siya kakain? Fasting nga. So kasi si Satan, parang gusto niyang sabihin, huwag ka nang mag-fasting. Di mo na kailangan yan. Anak ka naman ng Diyos eh. Ito, itong bato, gawin mong tinapay. Sarap yan. Crunchy. Pero sabi ni Jesus, it is written, man does not live by bread alone. May time para kumain, may time para mag-fasting just to seek the will of God. Amen po? Pangalawa, dinala siya ni Satan sa mataas na lugar, taas ng templo. Sabi ni Satan, if you are the Son of God, throw yourself down. Kasi pangako naman, Psalms 91. Pero niyo si Satan, nagko-quote ng Bible verse? Kaya ba, pag wala tayong memorize, talo tayo ni Satan, eh, no? So si Satan, may alam lang, pero walang pananampalataya. So it's possible that we know the scripture but we do not believe it. Wala tayong kaibahan kay Satan. Nagiging iba tayo kay Satan kung alam natin ang salita ng Diyos, pinapamuhay natin at sinasampalatayanan. Amen po? So sabi ni Satan, sabi naman ng Psalms 91 eh, the Lord will charge His angels concerning you para hindi ka madupilas. Then sumagot si Lord, it is also written, do not put the Lord your God to a test. Kasi suicide yun, di ba? Suicide. O, magpatihulog ka, Jesus. If you are the Son of God, di ka mamamatay. Pero sabi ng Lord, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Then sumunod, dinala siya ni Satan sa mataas na lugar. Pinakita lahat ng yaman ng mundong ito. And then,
the devil said to Jesus, if you are dead, ang sabi ni Satan, nakikita mo itong lahat? Akin to. Ninakaw niya yun eh. Kay Adam. Nakikita mo to, itong yaman ng mundo? Akin yan. Ibibigay ko sa'yo. Luhuran mo lang ako at sambahin. Alam niyo kung ano yon? Shortcut yon para hindi na mamatay si Jesus sa krus. On a silver platter. Parang suko si Satan. Pero knowing Satan, sinungaling yun. Joke lang yun. So sabi ni Satan, itong mundong ito, bibigay ko sa'yo. Lumuhod ka lang at sambahin ako. Pero Jesus knew who his enemy is. Amen? Sabi niya, lumayas ka Satanas. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin, siya lang ang iyong paglilingkuran. Jesus defeated the devil just by confessing the word of God. Si Jesus na yan. Kailangan niyang sabihin ang salita ng Diyos. Eh di lalo na tayo. Kaya tama yung Joshua 1:8. Meditate, memorize, study the word of God para may panglaban tayo. Hindi lang kay Satan, kundi sa lahat ng hamon ng mundong ito. Amen? Dahil may kapangyarihan ang salita ng Diyos. At hanggang ngayon, we benefit from the power, not just of the Holy Spirit, but the power of the Word of God. Palakpakan nga po natin ng Lord. Pangatlo, ano pa yung God's power that shields us? At isi-shield tayo nito until the Lord comes. Number 3 is the power of Christ's intercession. Katatapos lang po namin yung Bible study ko sa mga teachers, we talked about John chapter 17, the prayer of Jesus. Yung buong chapter na yan, walang question and answer portion. Unlike sa John chapter 14, 3 questions. Nagtanong si Philip, si Thomas, at saka si, sino ba isa? Yung isang Judas, hindi si Judas Iscariote, lumayas na siya at that time. Yung isang Jude. So question and answer ang John 14. Buti na lang nagtanong yung mga disipulo. Kaya lumabas yung John 14:6. Kaya lumabas yung mga magagandang pangako kasi may nagtanong. Ang John chapter 17, walang question and answer. And Jesus was not giving instruction because ang John 17 was the prayer of Jesus. Ito talaga yung the Lord's Prayer. Kasi yung Our Father who art, ito po yung pattern ng prayer. Dapat may adoration, may confession, may supplication, may thanksgiving. Pero po yung prayer ni Jesus sa John 17:1 hanggang 26 yata yon. Lahat yon panalangin at addressed to the Father. At ano yung pinagpray niya? Una pinagpray niya yung kanyang sarili. Kaya hindi po masamang ipagpray ang sarili. Amen po? Lalo na't alam mo, hindi mo kaya. Kaya hingi ka kay Lord, bless me. Alam mong kulang ka, Lord, equip me. Kaya pwedeng ipag-pray ang sarili. Amen po? So Jesus prayed for himself. Pangalawa, he prayed for his current disciples. And then he prayed for the future disciples. Sino yon? Ikaw at ako. Sabi mo sa katabi mo, pinag-pray ka na pala ni Jesus. Amen po. Diba napaka, ang sarap lang. Jesus prayed for you. Sige nga, alam ko mamaya pa yun eh. Sige mamaya na lang, preempt na naman ako. Mamaya, babalikan natin yun. Pero napakagandang malaman, Jesus prayed for us. Alam nyo ngayon, may role si Lord. May role si Lord ngayon. Yes, tapos na yung kanyang redemptive work. Pero until now, He's doing something for you and for me. Romans 8:34. Who is he that condemns? Sinong pwedeng humusga sa inyo? Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God. And is also, everybody read? Ang hina naman. Ang ganda nung ano ko eh. Banat. Hina niyo. Ulit. Ulitin ko, Christ Jesus who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Yun, ganun. Nasaan si Kristo ngayon?
wala na sa krus, wala na sa libingan. Ngayon, nakaupo sa kanang trono ng Ama. Body-body sila ni God the Father. Magkatabi. At anong ginagawa ni Jesus while He is seated at the right hand of God the Father? He is interceding for us. Pinagpipray ka ni Lord hanggang ngayon sa langit. Amen ba? This is what Jesus is doing until now. Palakpakan nga po natin si Lord. He has you in His mind and in His heart. Pinagpipray ka niya. He knows what you're going through. He allowed those problems to beset you kasi alam niya, carry mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. 1 Corinthians 10:13, no temptation assists you unless which is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond your ability, your capacity. Bagkus, kasabay ng pagsubok, kasabay yung way out. May lusot ang bawat gusot sa Diyos. Pinayagan niya yung challenges na yan kasi carry mo yan. Kaya mo yan. Huwag nating biguin ng Diyos. And even as you are going through the challenges, the Lord is praying, interceding for you. Di ba may example niyan? Nasa Last Supper sila. Di ko lang na-check kung Matthew, Mark, o Luke ba yan. Jesus was talking to Peter. Peter, Satan wants me to give you up. Gusto kanyang sipsipin. Gusto ni Satanas na sipsipin ka. Kunan ka ng lakas, ng pag-asa. Pahinain ka para praising. Pero huwag kang mag-alala, pinag-pray na kita. And when you are encouraged, pag nakabalik ka na, palakasin mo rin ang iyong mga kapatid. Jesus prayed for us. Amen. And let us be answers to His prayers. Huwag natin siyang biguin. Nagsimula na tayo sa Panginoon, hanggang ngayon tinutulungan tayo ng Panginoon, pinagpe-pray niya tayo. Let us be answers to His prayer na makarating tayo sa finish line. Amen po! Palakpakan nga po natin ng Lord. At pangatlo, so ito po yung what Jesus is doing now. Pangatlo po, what will Jesus do? Ang verse po yung verse 4. Sabi ng verse 4, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Tayo ay may mamanahin into an inheritance na hindi maglalaho, hindi masisira, tama ba? O hindi magpe-perish, hindi may spoil, hindi rin maglalaho. It will not fade. Kept in heaven. Saan daw? Kaya pala hindi maglalaho, magta-tarnish, magpe-fade. Kasi wala sa mundong ito. Nasa langit. Amen po? And that speaks of what Jesus will do sa mga taong makakapagtiis hanggang wakas. We have a prepared inheritance with Him. Not in this world, but in heaven. Kasi ang mundong ito, babaguhin ni Lord ito eh. There'll be a new heaven and a new earth. Pero, etong mga prepare ng Lord, andoon na sa langit, walang pwedeng gumalaw, walang pwedeng magnakaw ba? More than 24/7 yung bantay sa langit. Ayun po, at walang kapangyarihan kahit ang demonyo para bawiin or nakawin yung mga inihanda ng Lord sa atin. It is well kept. Pang iyo lang yun kung mananatili ka hanggang wakas. Paano pas? Pag hindi na natiling hanggang wakas, eh mapupunta yun sa iba. Hindi na sa'yo. Mapo-forfeit na yun sa'yo. Gusto mo ba yun? Ayaw. Nagsimula ka na. Diri-diritso na dapat. Wala nang atrasan. Wala nang uwian. Wala nang pagtigil. Dire-diretso until we finish the race and we behold our Savior. Amen po. Ano po ba yung ating inheritance? John 14 verse 2, meron kang bahay sa langit. May bahay ka sa lupa?
Kung wala, no problem. Sa langit may bahay ka. Amen ba? Amen po? Pero mo, hindi tayo dadalhin doon ni Jesus para maglakbay-lakbay lang doon. Pasyal-pasyal. May bahay ka doon. Hindi ka NPA doon, no permanent address. There is a place exclusive for you. It's yours for the taking. Amen? At walang pwedeng mag-switch. Walang pwedeng malito. Ah, alam ko akin yan eh. Walang switching of envelopes. I mean, walang maliligaw. Lahat tayo may pwesto sa langit. Hindi lang tayo pilgrims. Dito nga tayo, ano eh, travelers eh. Sa langit, meron tayong permanent abode. Amen? Kanino galing kay Jesus? John 14 verse 2. In my Father's house, sa langit yon, are many rooms, sa ibang translation, mansions. Sabi niya po yon? Oo. Yung papa ko, yung middle name niya, Mansion. M-A-N-C-I-O-N. Apelyido nung lola ko, nung sa kanyang pagkadalaga. And how, di ba nakakamanga, uy, talagang may mansion ang papa ko, nakatira na siya ngayon doon. Pati nanay ko, mag-asawa sila, tag-isa silang bahay, mayaman ang Diyos. Amen po ba? Kasi paano kung isang pamilya, 12 anak, disiksikan sila, tag-isa silang bahay kung tinanggap nila si Jesus. Amen? In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you, I am going there to prepare a place for you. There is a prepared place for you in heaven. Kung feeling mo sa mundo, wala kang prepared place, don't worry, sa langit meron. At for sure naman, meron kang allotment sa mundong ito, galing sa Diyos. Amen po ba? Oo. Ang mahalaga, pinakamahalaga, meron tayong permanent place sa langit. Inihanda na ni Kristo. Sino naghanda? Hindi mga anghel. Si Jesus. Biro mo. And knowing God, yung bahay mo, disenyo ayon sa iyong kagustuhan. Kilala ka kaya ni Lord? Alam ng Lord yung type mo. Amen po? I believe yung kulay, yung style. Kaisa ito sa kapanapanabik, anong itsura ng bahay natin. Hindi tayo row house. Alam niyo yung row house? Prepreho, no? Kaya daw pag may lasing na pumunta, pwede siyang maligaw. Kasi pare-pareho, kulay, itsura. I believe sa langit, it varies. Depende sa iyong personalidad, karakter. Depende sa paano yung pamumuhay natin sa mundong ito in our faithfulness in serving the Lord. Actually, sabi nga ni Brother Eddie kahapon during Best Me graduation, hindi ako after sa reward. Talaga namang bonus lang yun eh. Amen ba? Hindi tayo pupunta sa langit para tumira just for staying there. We will go there because we want to be with Jesus. Secondary lang yung bahay. Ang mahalaga, we will see Jesus face to face. At kung nananabik ka doon na makita si Jesus, walang tatalo. Sa kapanabikan ni Jesus, makasama tayo. Parang ayaw nyo. Diba pinapalakpakan yan? Pinapalakpakan ang kadakilaan ng ating Diyos. Hallelujah! Ano bang meron tayo at gusto tayong makasama ni Jesus? Eh, pero yun eh. The Lord wants to be with us. He wants us to be with Him. Pangalawa po ay eternal reward. Another inheritance natin na walang pwedeng magnakaw. Yung ating eternal reward. May reward po sa langit. At hindi ito, sabi nga ni Brother Eddie, we should never be after this. Pero ito ay bonus from the Lord. At napakasarap na kahit ayaw mo, kahit hindi ka nagsiserve kay God for this, pero meron ka nito. May reward ka. Amen? Because God is a rewarder. Hebrews 11:6. Anong sabi ng Revelations 22 verse 12? Sabi ni Jesus, behold, I am coming soon. My reward is with me. And I will give to everyone according to what he has done. Amen? Meron bang makakaligtaan ang Diyos? Tao, nakakalimot. Nakakalimutan kita.
Kahapon po, kasi I was there, sa karangalan kapurihan ng Panginoon, meron po tayong dalawang leaders that graduated from Brother Eddie's School of Ministry. Si Sister Mary Grace Ferreras at si Sister Raven Dalisay. Palakpakan nga po natin ang Lord sa kanilang mga buhay. So, eto, ako ay excited, Pastora, no? Parang anak na, uy, mga anak ko, gigraduate. Di ko man maramdaman yun kasi wala akong anak. At least, may mga ganyang senaryo. So, ganito rin ginawa ko nung graduate ng sabay-sabay si Pastor Jess, Pastor Mert, Pastor Milan, Pastor Nestor. I was there. I was the stage mother. So, picture-picture. So, talagang inantabayanan ko kasi may picture ako nung hindi pa nag-start yung program. Nakapost naman yun. Then, inantabayanan ko na yung pangalan nila mag-a-appear sa screen. So, una si Glenn Baluyot ng JIL, Isaac. So, napicturean ko siya sa screen. Yung talagang sa screen, di ba? Ang laki ng screen ng prayer garden. Glenn Baluyot, dun yung kanyang picture. Tapos, dumaan siya sa harap ko. Kaya, may picture na doon, tapos nung naglakad siya, may picture pa ako sa kanya nung naglakad. I was hoping na ganun din yung mga babaeng graduates kasi inuna yung mga lalaki. Eh, nalungkot ako kasi itong mga babae tamad maglakad. Kasi yung mga lalaki umikot. Itong mga babae, bumaba sa stage, balik na kagad sa pwesto nila. Hindi sila nag-parade. Hindi sila nung parang Miss Universe na nagparada. Hindi, bilis. Tamad nga maglakad. So, ay, di sila naglakad. See, I was hoping kasi si CJ, anak ni Pastor Jess, siya yung susunod kasi alphabetized after nung male, female na. Ayun, nalungkot ako. Sumunod, inabangan ko si Dalisay, si Raven Dalisay. So, may picture. Aba, I was hoping matagal pa yung F. Kasi DEF. Kala ko maraming letter E ang apelido. Usually naman yung D marami. Aba, pag mukat mo, ando na si Gray sa picture. Pag ganun ko, iba na pangalan. Hindi ko nakuha. Alam niyo yung lungkot? Buti na lang maya-maya, nag-forward si Kuya Rick, the tatay of Sister Raven. At hindi siya selfish na anak niya lang kinuha niya. Kinuhanan rin niya si Grace. Tapos pinoward niya sa akin, sa aking messenger. Yun yung ginamit ko. Kaya iba yung angle. Wow, yung angulo nung picture ko kay CJ tsaka kay Glenn sa angulo nung picture ni Raven tsaka ni Grace. Kasi kinuha ko lang yung kay Kuya Rick. Eh, baka magtampururot si Grail. Ba't ako na picture? Di pwede yun. Hindi pwedeng hindi ko isulat. Kaya buti na lang kung alam ng Lord na lungkot ako eh. Siguro sabi mo, huwag ka magkalalaan na akong bahala. Tapos yun nga, nag-send si Kuya Rick. Kaya kompleto yung apat na meron silang screen. I mean, picture na yung pangalan nila nasa stage. Palakpakan nga natin si Lord. And if God was mindful of my pakiramdam, kasi na malulungkot ako pag di ko nakuhanan si Grace. Malulungkot ako. God is very mindful of my emotion. Kaya immediately, ang bilis, andun na yung picture na kinuha ni Kuya Rick. And so I was able to post it sa aking wall, Facebook wall. How much more ang Diyos? Hindi kanya pwedeng kaligtaan. Hindi kanya pwedeng kalimutan, ikaw na naglingkod sa Panginoon ang may buong katapatan, napagod, nahirapan, pero hindi sumuko. Imposibleng hindi ka mabanggit. Hindi pwedeng hindi ka mabigyan ng gantimpala. Amen po? And this is our inheritance from the Lord. Pinipir na niya yon sa atin. Meron na tayong regalo. Amen ba? Dagdagan na lang natin for God's glory. Pero not because of the gift, but because we want to offer something at the feet of Jesus. Binigyan po ng graduates ng batch na yon si Brother Eddie ng token. Token of appreciation, isang plaque. Isang plaque. Alam niyo, sabi ni Brother Eddie, so tinanggap niya, I'm receiving it in honor of my wife and my daughter who is now in heaven. And ang midterm siya, hindi ko lang alam yung exacto. And I am laying this now at the feet of Jesus.
Yun yung magiging larawan after ng reward-giving ceremony sa langit. Lahat ng korona natin, iaalay natin sa paanan ng Panginoon. Kaya dapat gustuhin nating may reward para meron tayong maialay sa paanan ng ating Panginoon. Yes, we are never perfect, but God rewards yung ating faithfulness. Amen? Gagantimpalaan niya yung ating katapatan na kahit nagkamali, bumabangon. Kahit nagkukulang, nakakabawi. Bawi-bawi rin pag may time. Amen po ba? At huwag bibitawan yung ating pananampalataya sa Panginoon. He is so faithful. He is so just. Pantay-pantay tayo sa kanyang harapan. Lahat may gantimpala sa mga taong tapat hanggang wakas. He will not just remember the pastors. He will even remember the janitors. Those of meek, a little contribution, sa tingin mo, little contribution. Pero when we do a thing for the Lord with all our heart, hindi siya little contribution. Amen? Lahat yan magkakalakip-lakip for the glory of God. Palakpakan nga po natin ang Lord. And last po, ano yung inheritance natin kay Christ? Eternity. Sabi niyo po nga po yun? Wala nang ihigit doon. Buhay na walang hanggan. Sabi po ni Jesus sa John 14, kinat ko yun eh. Pero ito na yung verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Tayo yung susunduin ni Kristo. Hindi na siya babalik dito at magkakatawang tao para lang makasama natin siya dito sa corrupted world. Tayo yung bibit-bitin niya. At mula ng pagbit-bit na yon, kahit saan si Lord, susunod na tayo. We will be with the Lord forever. Amen? Kaya habang rapture at merong 7 years tribulation dito, ala tayo dito, nasa langit tayo. Amen? Pag bumaba si Jesus kasi second coming na, bababa siya rito, kasunod tayo, nakabuntot na tayo kay Lord. And then Jesus will reign on this earth for 1,000 years, andito tayo. At gagawa si Lord ng new heaven and new earth, andun din tayo. Kung saan si Lord, bit-bit niya na tayo at wala nang divorce, walang hiwalayan. Because we will be with the Lord. Sabi yan ng first, Thessalonians chapter 4, verse 17. Ang ganda po nito. Pangako ito na naman ni Lord. At hindi siya paasa. What He said, He'll do what He promised, He will fulfill. Sabi ng 1 Thessalonians 4, verse 17. O, sige, basahin na natin yung kompleto. After that, ito yung scenario ng rapture, no? After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Everybody read. And so, we will be with the Lord forever. Isa pa. And so, we will be with the Lord forever. Gusto nyo yon? Palakpakan po natin ng Lord. This is our inheritance. This is something the Lord has already prepared. Sa'yo at sa akin na mananatiling buhay ang pag-asa sa Kanya. Amen po. Dahil ang pag-asang meron tayo kay Kristo, buhay at walang palya. Amen po. Isa pa nga pong malakas na palagpak sa Panginoon. In conclusion, we have a living hope. Buhay po yung ating pag-asa. Hindi po tayo umaasa sa wala. Hindi tayo umaasa para lang maging maligaya, kunwari meron. Hindi ito kunwari. Totoo po ito. Dahil ang Diyos ang nagsalita, ang Diyos ang nagpahayag. Kung yung mga pangako niya natupad na, hindi pwedeng ilan lang. Lahat matutupad. For heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. It will be fulfilled. Hanggang sa katultukan, matutupad lahat ng nakasulat sa makapangyarihang salita ng Diyos. Amen?
We have a living hope because our past, present, and future have all been dealt with by our Lord and Savior, Jesus Christ. Inihanda niya na lahat ang ating kahapon, kasalukuyan, maging ang ating hinaharap. Taken care of by the Lord. And this is our living hope. Yes, we may still be discouraged and be saddened and be sorrowful kasi hindi talaga natin alam. I mean, hindi natin control. Wala tayong kapangyariang pigilan anumang mga sitwasyong pwede nating kaharapin. Pero hindi lang tayo doon nakatingin eh. Our eyes look beyond what we can see in on this earth because we look upon Jesus, the author, the finisher, the perfecter of our faith. And this Jesus wants us to be with Him forever. Amen? I will end with this verse. Napakagandang panalangin ni Lord. At hindi lang siya panalangin. Nung nagturo ako sa mga teachers, sabi nila, kasi every after ako magturo, after nung turo ko, isa-isa silang nagsasalita. Hanggang sa yung nagsalita yung una, makikita mo daw yung personalidad, katangian ng tao sa kanyang panalangin. Lalabas yung kanyang personality. And yung chapter 17, when you read that and study it, lalo mong mararamdaman yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi nakapaloob siya sa kanyang panalangin. And this is one of the prayers Jesus uttered for the future disciples. Ikaw yun at ako. Anong sabi niya? Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Ang sarap lang na Jesus was thinking about you and me and He prayed to the Father, Ama, gusto ko itong mga taong binigay mo sa akin. Makasama ko. Makita nila ako sa aking kaluwalhatian. Makita nila kung sino talaga ako. Kasi nga may tendency habang nandito tayo sa lupa, we may doubt Him. We may question His love, His goodness. Kaya ang sabi niya, hayaan mong makita nila ako, yung glory ko na galing sa'yo. Kasi alam ni Lord na yun nga, pwede natin siyang pagdudahan. Pero when we will see Him as He truly is, wala tayong magagawa kundi mamangha. Ito pala yung Diyos na pinaglingkuran ko. Ito pala yung Diyos na pinaglagakan ko ng buhay ko. Ang laki-laki pala niya. Ang daki-dakila niya pala. Kasi this finite man cannot fully comprehend the wonders, the majesty, the glory of God. But you know, Jesus prayed, I want them to be with me and to see my glory. Hindi ipagkakait ni Kristo yung kanyang sarili sa atin, hindi lang nung nagkatawang tao siya, kundi hanggang doon sa kanyang kaluwalhatian. At kung gusto mong makasama si Kristo, walang higit sa level ng kagustuhan ni Kristo, makasama ka sa kanyang kaharian, magpakailanman. And let this word be instilled deep within our hearts so that we can never doubt His goodness, so that we will never doubt His love for us. Kasi pinakita na niya in the past and currently pinapadama niya hanggang ngayon. I feel the love of the Lord. Do you feel it too? Totoong mahal tayo ng Diyos. Satan will always trick us, will always deceive us na hindi tayo mahal ng Diyos. Pero hindi yun totoo. Kasi hanggang yung future natin, pinipare na ng Lord. Amen. Can we give the Lord our best loving clap of praise and worship? Let's all stand in the presence of the Lord. Oh, you are good, Lord. You are gracious. Come on. Say your prayer.